Happy New Year, mga kapatid! Happy New Year! Ako po'y masaya dahil ay marami akong mga kakilala na narito mula sa iba't ibang lugar. May mula sa Nueva Vizcaya. May mula sa Bicol. Yung mula sa Nueva Vizcaya, ang pamilya ni Brother Navis. Mula sa Bicol ay si yung ating magaling, maganda, si Pramis Joy. Saan yung Pramis Joy? Naroon. At mayroon pa akong kakilala dito na, ayun, hindi ko na, Mayril, marami kayo na mga kakilala ko din na hindi ko naalaman ang pangalan, pero nagkakita tayo. Si Brother Dr. Lero po ay talagang nagsusumikap matagal na panahon, hindi lang isang taon, na nakikiusap sa akin, kapatid, na kung maaari ay ako makadalaw man lang sa bayanan. This is my first time, kapatid, na makapunta dito sa ating maganda na iglesia sa bayanan. Ako po'y nagpupuri sa Panginoon. At kanina dumating kami ay maaga pa. At mga kapatid ay nagpupuwento sa akin na nag-iisip daw kayo na magkaroon ng iskwilahan dito baga sa likod. Napakaganda. Ha? Kailangan po ay magiging katulad tayo ni Martin Luther. Na tinanong si Martin Luther, kung ang Panginoon ay darating isang linggo na lang. Isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, ay darating na ang Panginoon. Ano ang itatanim mo? Ano daw ang itatanim mo? Ang sagot ni Martin Luther, magtanim ako ng kahoy. Ha? Ang mga Adventista siguro, hindi na magtanim kasi darating na ang Panginoon. Ang mga simbahan, maliliit. Ang mga simbahan, mga bahay, maliliit kasi darating na ang Panginoon. Hindi na magkaroon ng iskwilahan, hindi na magkaroon ng mga center of influence dahil ay darating na ang Panginoon. Ay si Martin Luther, kapatid, ay tanim siya ng kahoy. Bakit kahoy ang itanim mo? Sabi ni Martin Luther, lahat ng ginagawa mong mabuti ay mayroon kang bungang makuha, maharvest. Sabi ni Martin Luther. Hindi yan ang atin pong pag-aralan ngayon. Ang atin pong pag-aralan ay teka muna pala. Ang atin pong butihing presidente po, si Pastor Manyes, ay tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor, bring my regards sa ating mga kapatid sa Bayanan Church. Kaya po, dala ko po ang regards ng ating presidente ko, si Pastor Manyes. At sabi niya, tell them Happy New Year. Hindi, sabihin ko rin daw po sa inyo, Happy New Year po. Okay, Pastor Manyes, yun na. Abay, siya daw po ay pupunta dito ngayong buwan na ito, ngayong fixa 23. Gabi po, ang umpisa hanggang 24. Buong araw po ng 24 at magkaroon po siya ng Bible Conference sa buong distrito po, dito po sa Bayanan. At dito po gagawin sa Bayanan Church.
wag po ninyong wag po kayo mag-absent niyan. Kasi maganda po ang lektura ni Pastor Manyes po sa Bible Conference ngayon pong 23 to 24. Kanina nakinig po ako sa mga magaling namin na teacher sa lesson. By pinupuri po ang kanyang pagdala. Ang focus po niya ay para sa mga kabataan. Ang iba sigurong focus ay para sa mga matatanda. Ganon, isang lesson lang po natin kapatid about wisdom. Paul, wisdom ay naibahagi ngayon. Gusto ko pong bigyang pansin kuunting bahagi sa wisdom, kapatid. Tinanong ko yung mga kasama ko dito, ano ang wisdom sa Tagalog? Sabi nila, karunungan, understanding, ay ano ngayon sabi mo? A knowledge. Uy, buta. Ay, ano ngayon? Knowledge, ano yung sabi mo, kapatid? Kaalaman. Kaalaman. Oh. Wisdom ay karunungan. Gusto ko pong bigyan pansin niya, konti, kapatid, in connection sa ating study ngayong umaga. Kasi marami pong nagsasabi na ang wisdom ay nag-connect. Karugtong po yan sa ethics. Ang ethics po ay nagtanong rin ako dito dahil po ako hindi Tagalog kasi po eh. Ako'y galing po sa Mindanao. Ako po'y kapatagan Lanao del Norte. Kaya po'y mayroon po mga Tagalog na hindi ko po masyadong makukuha. So ang ethics, ang sabi nila ay kaugalian. Mayroon po mga nagsasabi na ang wisdom ay karugtong sa kaugalian ng tao. Marami pong branches of wisdom at marami din pong branches of ethics. Pero ang wisdom, kapatid, kahit maraming sana-sana ito, gusto ko lang pong bigyan ng pansin ang dalawa. May wisdom na para papunta tayo sa masama at may wisdom na papunta tayo sa mabuti, sa kabutihan. Kaya nagsabi po ako na connection po ito sa ethics dahil ang ethics, kapatid, ay study of the study of what is right and what is wrong. Di parang po pareho lang ito, kapatid. Maraming branches ang ethics, kapatid, sa sinasabi ko na. At yung maraming branches po sa ethics ay tinuturo ko po sa AUP noon sa graduate studies ng isang semester, yung Christian ethics. Hindi pa nga matapos. Pero gusto ko pong ibigay lang sa inyo ang maiksi na pag-unawa sa dalawang sanga ng ethics po na tinatawag na teleological ethics at yung isa ay ontological ethics. Okay po? Kayo po'y mag-ready dyan? At sana po makaunawa kayo sa akin kung ako'y magsigaw-sigaw. Kasi po, maraming beses naman po kayo nakapakinig ng sermon na hindi sigaw. At least ngayon, makarinig kayo ng sermon na sigaw. Ano po? Kasi ang sermon mo po ng mga taga-Mindanao, pasigaw-sigaw. Ha? Inyo po akong patawarin niyan, kapatid. Kasi ang inyo pong bisita, pastor, ay mula sa Mindanao. Pwede pong buksan po ninyo ang inyong Bible.
whether that Bible ay tinatawag na iPad Bible or iPhone Bible. May mga sinasabi yan eh. Ako'y talagang tuwang-tuwa na kita sa inyo. Kanina nag-leave dito sa Sabbath School, naka-iPad. Ngayon, nung nagturo doon, naka-iPhone. Abay, napaganda talagang mga kapatid dito ay parang nasa postmodern kayo, kapatid din eh, sa inyong mga kagamitan. Matthew chapter 25:21 sa binasa po ng ating kapatid. Pwede siguro na i-project ng ating kapatid dito. Ano po? Ang sabi po, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Now, dahil sa pagka-importante po sa tekstong ito, inulit po ito sa verse 23. Ito po ay sa 21. Kapatid, ang Biblia minsan lang po mag-ulit ng teksto. Pero dahil sa ka-importante, to give emphasis to the importance of this text, inulit po sa verse 23. Ang sabi po sa verse 23, his master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Mayroon ba pong naidagdag? Mayroon ba pong naibawas sa naulit na teksto, mga kapatid? Extremely and definitely none. Wala po. Isinulat lang yan to give emphasis to the importance of the message of the text. Ang pagiging tapat, mga kapatid, ang pagiging tapat. Gusto ko na pong pumasok doon sa teleological ethics at saka po sa deontological ethics. Mayroon po karamihan ng mga tao, even kahit po ang mga Adventista, ay hindi po sila makaisip o makadecide, kapatid, kung saan sila pupunta. Dito ba sila sa teleological ethics o dito ba sila sa deontological ethics? Ang teleological ethics, kapatid, is called an artificial ethics. Ang ito pong deontological ethics ay tinatawag po natural ethics, mga kapatid. Gusto ko pong magbigay na example sa teleological ethics. Sa story ng dalawang spies na pumunta sa Jericho. Nang pumunta sila sa Jericho, itinago sila, mga kapatid, dino? Ni Rehab. Nang itinago sila ni Rehab, mga kapatid, maraming mga Adventista na nagsasabi na yung ginawa ni Rehab na nagsinungaling, na tinanong, narito ba ang mga tao na galing sa Israel na pumunta dito? At ang sabi ni Rehab, wala. At sabi ng mga Adventista, yan ay tinatawag na white lie. White lie, kapatid,
Adventista del Septimo Dia ba ay tatanggap sa sinasabing white lie? Mayroon pa pong kulay ang sinungaling. Mayroon pang kulay. Mga kapatid, mga asawang lalaki, minsan, magsinungaling tayo sa ating asawang babae. Ay, siyempre, yung asawa natin babae. Ha? Magsinungaling para sa mga bata. Magsabi tayo sa ating mga anak. Gustong sumama ang ating anak patungong Maynila kasi gustong bumili doon. Pero sinasabihan natin, anak, huwag kang sumama sa akin. Magdala lang ako sa iyo ng pasalubong. Anong pasalubong? Daddy, lolo, anong pasalubong? Anong gusto mo? Tinapay? Ano pa? Ice cream? Aba? Pag-uwi ngayon, nalimutan ni Lolo, nalimutan ni Daddy na magbili ng pasalubong. Ano ang isipin ng bata? Si Daddy at si Lolo ay nagsinungaling. Is that white lie? Siguro sasabihin natin na white lie. Pero ang tanong, kapatid, ang mga Adventista del Septimo Dia ba ay tumatanggap sa sinasabing white lie? At ang sinungaling, ang lie ba, kapatid, ay may kulay? Kapatid, mag-ingat tayo sa white lie na sinasabi. Lie is a lie. There is no such color of the word lie. Lie? Ang white, kapatid, is not a color. Kulay ba po ang white? Ay talaga, mayroon po dito nagsabi na hindi. Tingnan niyo po sa dictionary. If white is a color, magsabi ang dictionary, white is an absence of what? Color. Therefore, white is not a color. Lie is a lie. Hindi color, kapatid, ang lie. Si Rehab, Pastor, bakit tinanggap ng Panginoon si Rehab na nagsinungaling? Kapatid, sabihan niyo kayo na si Rehab hindi Adventista, mga kapatid. Si Rehab ay ano? Prostitute. Si Rehab. Ang mga hindi Adventista ina-understand ng Panginoon iyan kung sila'y magsinungaling. Ang mga prostitute ina-understand ng Panginoon iyan kung sila'y magsinungaling. Pero ang mga Adventista, kapatid, hindi pinahintulutan na tayo'y magsinungaling. Yan po ang tinatawag na nasa teleological ethics. Mayroon pong mga Adventist na mga teleologists. Ah? Ako po'y pumunta sa Singapore. Ako po'y nagtaka dahil po ay mayroon pong nahulog na ballpen sa kalsada. Tapos yung nahulog na ballpen, kapatid, napakagandang ballpen, kinuha ng isang nagsunod na Singaporean din. Kinuha niya, pagkatapos kumuha rin siya ng stick, pagkatapos kaniyang itinali yung stick, tapos itinali rin niya yung ballpen, at yung ballpen nakabitin ang ballpen. So kami ni Pastor De Ocampo, yung sa AUP pa po ako noon eh, kami yung dalawa ni Pastor De Ocampo, tinanong namin yung ginawa niya. Dahil yung ballpen ay ano na eh, nahulog, nakalimutan na siguro yun ang may-ari. So, tinanong namin, isang babae, Madam, ano pong ginawa niyo? What are you doing? Sabi niya, tinalian ko itong ballpen na ito.
Bakit po? Ay upang makita sa may-ari, baka ang may-ari ay babalik, makita niya ang bulpen niyang nawala. Baka kung nasa loob siya ng ano, ng bangko, pagkatapos pagbukas niya sa kanyang na bag, pagkatapos wala ang bulpen, babalik yun, magtanap, makita niya itong bulpen na ito. Oh, ilan naman, mag-aaway. Ilan naman sa ex. Tayo kapatid, isang tinatawag na Christian country. Ang Singapore, hindi po yan sa Christian country. Pero talamak sa atin dito, kapatid, kahit mahulog lang ang maliit na bagay, sasabihin agad natin, kung mayroong maghanap, ibigay ko ito. Pero kung walang maghanap, akin na ito. Diba? Akin na ito. Sa inyo, mga estudyante, sa eskulahan, mayroong one sheet, one-fourth sheet of paper. Walang mayari. Inyong kinuha. Ano ang tawag niyan? Ha? Stealing. Ano pong definition natin sa stealing, kapatid? Stealing is what? Getting something without what? Asking permission. That is stealing. Kung magkuha tayo, kapatid, na mga gamit, whether that gamit small or big, na wala ka nagpaalam, hindi ka nagpaalam sa may-ari, that is what? Stealing. Nakakahiyang isipin, mga kapatid, na sa mga maliliit na bagay, one-fourth bullpen na maliit, kahit wala nang ka, kunti na lang ang natira, atin pang angkinin, kung wala dyan ang may-ari, kukunin pa natin. Tayong nasa opisina, marami kayo dito nasa opisina, kung magdala kayo ng bond paper, kahit isang bond paper lang, ginamit ninyo sa inyong sarili, para sa inyong sarili, para sa inyong anak ba, o ang inyong anak ay bibisita doon sa inyong opisina, makuha ng isang bond paper, drawing-drawing niya, ang bond paper ay hindi sa inyo. Ano ang tawag niya? Corruption. Stealing yan, kapatid. Kailangan natin malaman ang teleological ethics, mga kapatid, dahil ang Seventh-day Adventist ay now creeping in. Siya'y pumapasok na at tumatanggap na sa teleological ethics. Para bagang pinapayagan na natin, kapatid, ang sanlibutan na pumasok dito sa atin. Ano itong deontological ethics po? Ah, siyempre, kapaligtaran. Panahon ni Saul. Panahon ni Saul. Akin na lang pong i-shorten yung story na yan. Diba sabi ni Samuel, Saul, kailangan mo patayin ang lahat. Mataba at saka mapayat, kwapo, maganda, pangit, patay lahat. Walang iiwan. Pero nang nakita ni Saul na mayroon pong mataba na bata at mayroon po doon ang pangulo ng anong sinabi? Ha? Bakit ginawa mo ito, Saul? Ano ang layunin ni Saul, mga kapatid? Upang yung kanyang mga pinag-iiwan ay kanyang ano? Ihandog sa Panginoon. Ang kanya pong layunin
upang ihandog sa Panginoon. Magandang layunin, mga kapatid. Pero hindi tinanggap ng Diyos ang layunin niya. Bakit? Anong klaseng layunin? Teleological na layunin. Hindi maganda. Mga opisyali sa Iglesia, huwag tayong mag-teleologist sa loob ng Iglesia. Huwag. Mayroong binisita dito sa atin sa Iglesia. Aba, magandang manalita galing sa Amerika. Magandang manalita. Aba'y pastor sa Amerika pa. Pero hindi nalaman na yung pastor pala dinisiplina na sa Amerika. Pagdating dito, pinasalita dito sa pulpito. Kapatid, tayo'y nakapunta na sa teleological ethics. Gusto kong may istorya na si George Washington. Nung maliit pa si George Washington, sa Amerika, mayroon pong paligsahan. Paligsahan na yung mga gabayo. So, dahil ay paligsahan ng mga gabayo, at yung pabilisan ng takbo ng kabayo at saka hindi mahulog sa kabayo, maraming mga tao na pumunta doon sa isang lugar nila ni George Washington. Ngayon, palista na. Maraming nagpalista. Mayroong taga Texas na nagpalista. Mayroong taga Colorado na palista. At iba't iba pang mga state sa Amerika na palista. Mga magagaling na mga ngabayo na palista. Ang sabi ng matanda, kung sino man ang makasakay sa kabayo kong ito na hindi mahulog, makapunta doon sa flag na yon na aking inilagay, makabalik, ibigay ko ang kabayo kong ito at bigyan ko pa siya ng $1,000. $1,000, maliit lang yun sa kanila, pero noong una, malaki yun. So, marami na. Sakay ang una. Ang pagsakay sa kabayo, ganun ang kabayo, hulog ang tao. Sunod naman, sakay naman, kabayo, ganun. Ano ba bang, yung talon, ang kabayo, hulog naman. So, lahat ng nagpalista ay nahulog. Si George Washington pumunta at nagpalista. Sabi, sir, pwede pong sumali. Hulog na yung mga magagaling mga ngabayo. Ikaw pa isang kabataan. Hindi mahulog. Sabi niya, istingan ko lang sir. Adi, pinalista ang kanyang pangalan. Pero sabi na matanda, Pwede ba natin ipasali itong batang ito? Ang sabi naman ng mga tao, Sige po, ilista ang ating destinan. Mayroong nakakilala yung bata na yun. Ang pangalan niya daw ay si George Washington. Abay, sabi agad, sige, mayroon na sumigaw, George Washington. So, bago sumakay si George Washington sa kabayo, hinawakan muna niya ang mukha ng kabayo. Hinawakan muna niya. Tapos kanyang hinimas-himas ang mukha ng kabayo. Himas-himas. Tapos nilagay ang mukha niya doon sa mukha ng kabayo. Tapos
Kaya Himas na doon sa ilalim. Sa kiyan. Himas. Balik, Himas. Himas. Pagkatapos, hinay-hinay siyang sumakay sa kabayo. Nang sumakay siya sa kabayo, hindi tumanong ang kabayo. Pinaikot niya ang kabayo. Pinaikot. Pagkatapos ng ikot sa kabayo, sabi niya, takbo ang kabayo. Mabilis ng takbo ng kabayo. Papunta doon, paliko siya. Pagaling-paliko. Ang mga tao sigaw, George Washington, George Washington, sigaw ng sigaw. Hanggang dumating siya doon sa flag, bumalik naman siya. Pagkatapos, nakarating siya doon sa matanda. Palakakan ang mga tao. Ngayon, sabi ng matanda, George, pirmahan ko itong papel na iyo na ang kabayo. Pirmahan ko. Pirmahan na matanda. At pinigyan siya ng 1,000. Pero sabi ni George Washington, sir, I'm sorry. Hindi ko po matanda. Ah, bakit hindi mo matanda? Diba ang usapan na ikaw'y makarating doon sa flag na yon at saka makapunta dito na hindi nahulog? Iyon na ang kabayo at bigyan ko kay ikaw ng $1,000? Ang sabi ni George Washington, yes sir. Naintindihan ko po yan. Pero sir, noong ako'y dumating doon, bumalik ako, pagliko ko siya. Nahulog ko ako. Kaya himas-himas ko ulit yung kabayo. Pagkatapos sumakay ulit ako, kaya ako'y nakarating dito. Kapatid, tayo ba'y teleologist Adventist o mga deontologist Adventist? Ang banal na kasunatan, kapatid, walang makarating sa langit na sinungaling. Walang makarating. Walang makarating sa langit, kapatid, magnanakaw. Walang. Baga, kapatid, ba na para tayong dispatcher ba? Ha? Kaano kayo sa dispatcher dyan? Ha? Nakaano kayo sa mga dispatcher? Sasabihin ninyo anong lugar dito? Bayanan! 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 O puno ng bayanan! O ilang ganahan jeep? Sunodin naman jeep! Bayanan! Bayanan! Okay! Ilan kayo dyan? Okay! Sampo! Sampo yan! Okay! Pasok! Pasok! Bayanan! Nakarating!